po, ipapakita ko ang aking mga dalangita dahil umulan na ng malakas kahapon. Sigurado mayroon ng ano yan, mayroon ng flower, nagka flower na sila. Puntahan po natin para makita natin yung dalangita or dalandan. Pakita ko lang po sa inyo. Ang aking mga tinanim. Dahil ngayon may flower na sila. Ngayon buwan ng Mayo. Mayo sila at nagpa-flower. Ayan sila ang aking mga dalandan. Lumalabas na ang kanilang mga flower. Ayan. May flower na sila. Ayan. Last year, hindi sila namunga. Sumunod sila sa pandemic. May flower na sila ngayon. Parang mag-pandemic din sila. Kaya hindi sila namunga ngayon. Puro flower sila. Puro bulaklak. Ayan. Ito ang kanilang mga bulaklak, mga flower. Tinanim ko to noong 2003. Tinanim ko dito para may pagkukuha na ng dalangita, dalanghita or dalandan. Ngayon puro flower na sila. Baka babawi sila ngayon kasi last year hindi sila namunga. Sumunod sa pandemic, ngayon bumawi sila ng gusto dahil puro flower sila. Ayan. 200 po sila. In-order ko sila noon sa Bicol. Sa Bicol, Bicol pa sila galing. Tinanim ko dito. Ngayon, malalaki na sila. Kung sino yung gustong umorder ng grafted, mag-message lang po kasi ginagrafted ko to, nakapagpatubo na ako. Minsan gawa ako ng video para makita nyo kung paano mag-grafted. Madali lang siyang i-grafted kasi paugatin mo lang siya dito. Kaya pagka umugat na, putulin mo na. Pagka namunga na itong yung mother niya, yung puno ng malaki, mamumunga na rin yung grafted. Ganun lang po kadali. Po sila, may lahat may flower na. Sana bumawi sila ngayon kasi kada bunga ng mga to nasa 5 tonelada. 5 tonelada yung bunga nila taon-taon. Last year lang sila pumalya kasi nga nag-pandemic. Ganyan sila, ganyan sila karami, kalawak yung pwesto nila. Nung tanim namin maliliit lang, kala namin malawak na. Ngayong lumaki na sila, parang masikip pa. Pero okay lang kasi namumunga naman sila ng maayos. Ayan, lumalabas na lahat yung flower nila. Ngayon, banda rito. Bandang looban. Ayan, puro flower na rin. Puro flower na sila. Napakita ko lang po kung anong pwedeng itanim sa farm. Kung anong pwede pang itanim sa farm. Ayan. Kung masipag ka lang magtanim, hindi mo naman sila pinapakain. Basta tanim ka lang ng tanim. Pagdating ng araw, may pakinabang. Tulad ng mga to. Tinanim ko na noon. O ngayon, may flower na mumunga na. Magmula nung namunga to, taon-taon, halos 5 tonelada yung nabubunga nila. Meron pong pumapakyaw dito, kumukuha. Binibili nila pero sa ako. Yung sako na ano, na net, yung panggulay din para hindi sila mapisa. Yan po ang aking mga dalangita. Ini-share ko lang po, pinapakita ko lang para yung malalawak ng lupa, kung gusto nyong mag-order ng grafted ng dalangita,
mura lang po yung grafted. Kung gusto nyo lang. Yung may gusto lang. Kasi hindi naman sa pilitan. Yung may gusto lang yung malalawak yung lupa. Kahit sa backyard, sa likod ng bahay, pwede. Isa, dalawa, piraso. Pag namunga, pag lumaki ganyan po siya, kalaki isang puno. Ayan. Pag namunga yan, pinakamahina yung sampung sako. Pinakamahina yun, sampung sako. Ganyan na po sila kalaki. Matataas na sila. Kasi tinanong ko to, noon, halos ganito lang kalaki. 2003. Ang ngayon, laki na. Namumunga na, may pakinabang na. Balik na yung gastos sa kanila. Hanggang doon to sa taas. Ayun, hanggang doon. Kailangan malinis sila sa ilalim para pumasok yung hangin. Hindi sila masusulpukit sa mga damo. Kasi pag hindi sila nahanginan, hindi sila magpa-flower. Kaya kailangan pati sa gitna makakapasok yung hangin para mamulaklak sila. Yun din ang isang sikreto ng pagtatanim ng dalangita at saka yung mga kalamansi. Mga dalangita, kailangan may ano sa gitna, may pasukan ng hangin. Hindi ganong masikip para mag-flower sila ng mabuti. At tulad ng mga to, ayan, ano na sila, nagpo-full blast na. Puro flower, walang pagitan yung ano, walang pagitan yung sanga. Pag namunga to, sayad hanggang lupa yung dahon nila, kaya sa dulo puro flower yung dulo. Pag nagbunga yan, mabigat, bababa sila. Yan, sana matuloy lahat to. Ganda ng ano, ganda ng pagka ano ng flower nila. Kasi umulan ng ano, basta sa buwan ng May, Mayo, pagka umulan, lulusot na yung mga flower niyan. Basta buwan ng Mayo. Tapos ang harvest nito, pagka lumaki to, gagawa rin ako ng vlog para makita nyo kung gaano karami yung bunga nila at sa pag-harvest. Kasi enjoy mag-harvest. Kasi abot mo lang, tulad nito, ano rin mag-harvest ka rito, o abot mo lang, ito, o abot mo lang. Yung medyo taas ng konti, gamit lang ng hagdanan. Hagdanan yung kailangan na maliit para makatungtong ka sa taas at magupitan mo. Hindi po inaanto, kinakamay, ginugupit pag ina-harvest. Ginugupit yan pag nag-harvest. Ayan po siya. Ganyan sila, kakapal ng flower. Kung gano'n kakapal ang flower nila, gano'n din kakapal yung bunga nila. Bumuadkad na lahat yan, babango yung paligid kasi mabango yung flower nila. Yan po ang aking mga dalangita. Sineshare ko lang para sa mga malalawak yung lupa kung gustong mag-order ng mga grafted para makapagtanim din sila, para hindi sayang yung bakanting lote. Kahit yung mga bakanting lote lang. Ito po, andito po tayo sa ilalim. Ayan, ganyan sila kalikas sa ilalim. Ayan. Ayan po ang aking mga dalangita na sana merong mainganyo na magtanim din sa kanila. Kasi pag tinanim mo, maghintay ka lang, konting linis, konting abono, tapos hintay lang, ayun na, ganyan na sila kalaki. Ayan, ayan na po sila. Ayan ang ating mga kambing. Ayan. Okay, bye bye, thank you.